Good morning, everyone! It's NoyTips here. So again, guys, kung bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. But don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload dito sa aking channel. So ngayon, guys, ang ating pag-uusapan naman ay ano bang pagkakaiba sa citizen ka lang at saka dual citizen. Okay, so ngayon pag-usapan natin kung anong pagkaiba ng citizen sa dual citizen. Ang citizen, guys, unahin natin sa citizen. Kung citizen, ang right mo dito sa Canada is only right to vote. That's the only difference between the permanent resident lang at saka doon ka naman sa citizen. Lahat ng benefits dito, kahit PR ka lang, same kayo lahat. Kung ano man trabaho mo, kung ano man posisyon nila sa buhay, kung ano man posisyon nila, kahit citizen pa sila, same lang ang inyong mga benefits. Sa health benefits, lahat ng benefits dito sa Canada, same din. Ang hindi lang dito, ang diferensya lang ng PR into citizen, ay yun ang pag-right to vote. That's it. Okay? So, lahat yun, makabili ka ng bahay, sasakyan, medical, lahat na benefits covered yan lahat sa PR at sa citizen. Sa dual citizen naman, ako po ay isang dual, Filipino-Canadian po ako, pero nung nag-o-taking ako, kailangan kong i-drop yung aking Philippine passport or i-drop ko yung aking Philippine citizenship. So para naging Canadian ako. And then after mga a year yata, nag-apply din ako para maging dual citizen. So ito po yung aking passport, Canadian. Hindi na ako humawak ng Philippine passport dahil pag pumunta kami sa mga, kasi traveler kami, lahi kaming umaalis nga dito sa Canada, mas maganda pag Canadian citizen ka dahil Canadian passport ang hawak mo. Dahil pagdating mo sa border, punta kami ng Mexico, punta kami ng US, hindi na kami sisitahin, kundi titingnan lang yung aming passport na Canadian, medyo hindi na ganun kahigpit. Pero pag Philippine passport ang hawak mo, kahit na sabihin mo, Canadian ako, kailangan mo pa rin ng mga proof dyan na kung Canadian ka talaga. So, bakit pa ako hahawak ng Philippine passport kung marami din naman pasikot-sikot or tanong sa immigration? So, in terms of acquiring property sa Pilipinas, lahat ng benepisyo sa pagiging Pilipino, makukuha ko rin. Yung lupa, makabili ako ng lupa, makabili ako ng business, makagawa ko ng business, maka-open ako ng business. So, lahat yon. Kung ano ang mayroon kayong, kung ano mayroon ako dati as a Filipino, mababalik lahat sa akin yung benepisyo. Pero kung Canadian lang ako, pagbibili ako or mag-open ako ng business diyan sa Pilipinas, allow lang ako ng up to 40% sa entire corporate na business, or kung bibili ako ng property, kung condominium ang bilhin ko, it's only up to 40% diyan ang pwede kong i-acquire. So again, kung Pilipino ako, of course, kaya ko mabili yung lahat ng condominium niyan. Pero utang na loob, wala naman akong pera. So, pobre lang po ako. So, yun yung isang halimbawa na pagiging dual citizen. So, again, and ang benefits din yan sa pagiging dual citizen mo. For example, naabutan tayo ng gera doon sa Mexico. So, dahil ang aking hawak na passport ay Canadian, hahanapin ako ng Canadian at ipo-pull out ako sa Mexico, ibabalik ako sa Canada. Pero, for example naman, nagkagera doon sa Pilipinas at ako'y andun sa Pilipinas at that time, hindi ako pwedeng kunin ng Canadian dahil nasa lugar ako ng Pilipinas. So, yun lang din yun ang diferensya. So, kaya, but again, wag na tayo mag-isip ng gira-gira na yan. Ayun, peace lang, ganun. So, yun yung mga advantages and wala naman masyadong disadvantage or something na talaga. But
Ito din yun, in terms of property tax, dahil may property ako dito sa Canada, of course, bayaran ko yun. Kung mayroon akong property doon sa Pilipinas, of course, bayaran ko din yun. Because that's the obligation ng isang citizen. Diba? So, yun yung pagkakaiba dyan. But, hindi ko bayaran yung tax dito sa Canada kung ang property ko nasa Pilipinas. Of course, doon ako sa Pilipinas, magbabayad ng property tax. Same thing din dito sa Canada, dito lang din ako magbabayad ng aking property tax, hindi doon sa Pilipinas. Yun. So, yeah, again, napakadali lang mag-apply ng dual citizen dito sa Calgary. Mayroon silang minsanan, nagkakandak sila ng ceremony dito sa Calgary. So, nung ako'y nag-Filipino citizen ulit, dito na kami sa Calgary nag national anthem, yung documentation dito na kami sa Calgary ginanap. Hindi na kami pumunta sa Vancouver dahil nagkakaroon sila ng schedule dito sa Canada, nag-iikot sila para kung sino man ang gusto mag-apply, hindi na kayo pupunta sa Vancouver or Toronto para lang mag-apply or mag-attend ng ceremony. So I hope guys na mayroon kayong natutunan dito sa aking channel. And again, pwede ninyong i-share ang aking mga videos tungkol dito sa buhay sa Canada, sa Calgary. At sana naman ay makapagbigay tayo ng idea sa ibang taong gustong pumunta dito sa Canada. Ilalagay ko lang sa baba yung website ng Canada at itry ninyo. Baka maging qualified din kayo na maging katulad ko rin na pumasok sa Canada as an immigrant. And then ngayon naging dual citizen na ako at makapag-inspire din tayo sa ibang tao. Kung meron kayong mga questions and suggestions, mag-comment lang kayo below at baka meron din tayong meron kayong mga suggestion diyan na pwede nating gawin na gawin nating video din. Mag-comment lang kayo below at baka magawa din natin ng paraan at makagawa din tayo ng video. Ako nga pala ulit si Noy Tebs. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Have a wonderful day. God bless everyone.